Noon pong Biyernes, dineklara ng World Health Organization ang bagong Omicron variant bilang isang variant of concern. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang Centers for Disease Control ng US meron pong 4 classifications ng mga variants. Ang pinakamababa ay ang variant being monitored or VBM kung saan ang mutation ng virus ay wala namang imminent risk to public health. Karamihan po ng mga COVID variants dito po napupunta. Ang sunod ay ang variant of interest kung saan may ilang indikasyon na ang mutation ng virus ay nakakaapekto sa transmission, infectivity or epekto ng bakuna. Kung ano ang epekto, yun po ang hindi pa malinaw. Ngayon, ang pangatlo ay ang variant of concern or mutation na nakakabahala. Dito po, meron ang indikasyon ng increased transmissibility or infectiousness, mas matinding severity, o di kaya ay may pagbaba ng effectivity ng bakuna. Dito po bumabagsak ang Delta variant na rumagasa sa India at pumuwersa sa atin na magbalik lockdown. At dito rin bumabagsak ang bagong Omicron variant. Ang pang-apat po na classification ang pinaka-nakakatakot at mabuti na lamang na wala pang variant na umaabot dito sa ngayon. Ito pong variant of high consequence, malaki na ang pagbaba ng epekto ng bakuna. Mas malala rin ang sakit na dulot ng variant at madalas ay hindi na po nadedetect ito ng mga diagnostic tests. Ngayon, para lang po malinaw, ang sabi nga natin nung Biyernes, wala pa pong scientific evidence na itong Omicron variant ay mas nakakahawa o nagdudulot ng mas matinding sakit ng COVID-19. Wala pa po dahil kulang pa po ang datos. Ngayon, ang pangamba ng mga dalubhasa ay base lang po sa teorya. Maaring mas nakakahawa raw ito dahil nga higit doble yung mga mutations ito sa spike protein ng virus na siyang susi sa panghahawa sa mga human cells. Ang sabi nga natin, itong Omicron variant ay nadiskubre sa South Africa noon pong nakaraang linggo lamang. Sa matagal na panahon, maraming eksperto na rin ang nagbabala na ang mababang vaccination rate sa African continent ay maaring magdulot ng mas malalang mutation ng COVID-19. Bakit daw po? Ito po kasing African continent ang may pinakamababa na vaccination rate sa buong mundo. Nasa 10% lang po, yan ang mga pinagsamang populasyon sa Africa ang nabibigyan ng bakuna so far. Bale po, isa lang po yan sa bawat 10 nakatira doon sa kabuuan ng Africa ay naturukan na ng isang dose. Kumpara po natin sa 64% ng North America o 6 sa bawat 10 at 62% naman doon po sa Europa. At hindi po biro ang populasyon ng Africa. Sa continent po na ito, nakatirang halos 17% ng buong mundo. O sa madaling sabi, halos isa sa bawat 6 na mga human being nakatira po dyan sa African continent. Ano ang koneksyon nitong lahat? Habang mas kumakalat kasi ang COVID-19, mas dumarami rin yung mga mutations nito. Nag-a-adapt kasi ang virus para mas maging malakas. Sa makatwid, hanggat may napag-iiwanan na riyon pagdating sa pagbabakuna, apektado pa rin po ang buong mundo. At nakapagtaka lamang kung bakit sa mismong South Africa po biglang lumitaw itong Omicron variant. Sa African continent kasi, ang South Africa na ang pinakamaraming nabakunahan. Nasa 30-35% ng populasyon ang naturukan na. Yun lang, sadyang bumabagal na ang kanyang vaccination drive dahil hindi kinakaya ng logistics ng South Africa yung pagbabakuna sa mga liblib na lugar. At katunayan, humiling ang South Africa sa mga vaccine manufacturers na i-delay ang delivery ng bakuna dahil meron na silang oversupply na hindi pa nila maipamahagi. Meron pa nga raw silang 158 days ng vaccine stocks na naka-imbak at baka mapanis. Ngayon, marami pong nagtataka kung bakit tinawag po itong Omicron variant. Ang kinagawian kasi ng WHO, bigyan ng pangalan ang mga variants base po sa Greek alphabet. At narinig na po ninyo itong Beta, Delta at yung Theta variants. 12 variants na po ang nabigyan ng pangalan at halos lahat sa kanila, pwera po itong Delta sa gitna, ay mga variant under monitoring lamang. Ang huli pong napangalanan ay ang Mu variant. Pero lumaktaw po ang WHS sa pangalang Nu at Xi at ginamit na nito ang Omicron variant na pangalan. At bakit daw? Ang paliwanag kasi ng WHO, iniwasan nilang malito yung mga tao.
ang 13 letra ng Greek alphabet na ang new ay parang new or bago yung tunog. Samantalang ang 14 na letra naman na ang Xi ay isa sa mga pinakapopular na pangalan sa China. Katunayan, ito po ang 260th most popular name sa China kung saan merong 1.4 billion na populasyon. Ito rin ang pangalan siyempre ng Pangulo ng People's Republic of China, si Xi Jinping. Sabi nga ng WHO, gusto nilang iwasan na merong bansa, kultura o grupo na ma-offend sa pagbansag ng pangalan sa isa pong variant.